Praise the Lord! Purihin po ang Panginoon. Thank God, it's Friday, Biyernes na po. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon sa atin pong internet broadcast. Welcome po sa atin pong palatuntunan ngayong gabi. Kayo po ay kasalukuyang nanonood at naka-tune in po sa programa at palatuntunan ng Strong Foundation Radio and Internet Teaching Ministry. Magandang gabi po ng Biyernes, Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang araw po sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na nanonood po sa atin na mga nasa labas po ng Pilipinas. Salamat po sa Lord at mabubuo na po natin ngayong gabi ang limang gabi ng pag-aaral po ng Salita ng Diyos from Monday through Friday. Napapanood niyo po gabi-gabi sa internet ang programa at palatuntunan ito. Ako po ang inyong kapatid na makakasama niyo po muli sa ating pong Bible study. Again, my name is Brother Dexter Durante po. Kumusta po kayong lahat at salamat po sa Lord at tayo po ay umabot muli sa araw ng Biyernes at tayo po ay muling nagbabalik sa ating pong fellowship online. Amen. Sa pag-aaral po ng Salita ng Diyos. Dalawa po ang platform na atin pong ginagamit ngayong gabi sa atin pong paglilingkod sa inyo at paglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng paghahayag ng kanyang salita. So, wini-welcome po natin kung kayo po ay nasa ating YouTube channel sa mga nanonood sa YouTube, sa Dexter Durante channel. Good evening po sa inyo. Alam kong marami sa mga YouTube viewers po natin. Pag sila po ay nanood, pamilya po dahil nga po sa makabagong technology ng Smart TV. Kasi yung ilan mga kapatid natin na nagbibigay sa atin po ng mga testimony sa kanila pong karanasan sa atin pong ministry. Nagiging altar na raw po, nagiging family altar na ng ilang mga kapatid natin ang gabi-gabi na atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya kasama nila ang kanilang mga loved ones sa kanilang mga TV set sa mga nasa YouTube. So again, welcome, good evening po sa inyo na mga nasa YouTube. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At isama ko na rin po ang kaunting kahilingan na kung kayo po ay napapagpala at ang mga ganitong content na mga pangangaral ng salita ng Diyos, lalo na tayo po ay very heavily tayo sa Bible prophecy. Kung hindi nyo pa po nagagawa na mag-like and subscribe sa ating pong YouTube channel, please, one time lamang po ito, wala po kayong babayaran dito. Pero kayo po ay nagiging katuwang at katulong po ng ministry sa pagpapalagana po ng salita ng Diyos. Okay, so kung hindi pa po ninyo nagagawa, one time lamang, lalo na po sa mga baguhan nating kapatid na ginagamit po ang YouTube, amen, paki-like and subscribe po and follow ang ating YouTube channel ng Dexter Durante. At syempre, binabati natin kung saan po nag-start ang ating broadcast sa internet, sa Facebook. Siyempre, dyan po nagsimula yan at masasabi ko nga po na yung YouTube, anak na po yan ni Facebook. Amen? Anak na po siya ni Facebook dahil sa Facebook po nagsimula ang internet broadcasting po ng Strong Foundation. Amen? Kaya kung kayo po ay nasa social media, sa Facebook, kaya kayo po ay nakakapanood ngayong gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Muntinlupa page. Amen? So, wina-welcome ko po ngayong gabi ng Biyernes, sa April 1 nga pala ngayon. Amen. Today is the first day. Ngayon po ang unang araw ng bagong-bagong buwan ng April 2022. Amen. So, magandang simulain po ang ating gawin sa pamamagitan po ng pakikinig at pag-aaral po ng salita ng Diyos. Amen. So, sa mga nasa Facebook, paki-like and subscribe din po. Amen. Kung kayo po ay hindi pa po, one time lamang yan, paki-follow po ang ating Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Muntinlupa page kung hindi nyo pa po nagagawa. Again, thank you very much po in advance sa inyo pong pagpapaunlak sa atin at pagbibigay sa atin ng pagkakataong makapaglingkod po sa inyo gamit po ang internet. At kung sinabi ko po sa inyo kanina, yung YouTube anak po siya ni Facebook. Si Facebook naman po anak ng radyo. Amen. So dahil lang pinaka original na media ministry po ng Strong Foundation 7 years ago. Amen. So kamakailan po ay nag-celebrate tayo ng tinatawag na anniversary month. Amen. Tama ba? February tayo nag-celebrate. Ang bilis akalain mo po nakalipas na po pala ang 2 months. Amen.
So pasok na tayo sa parang almost 3 months pa, pasok going 3 months na ano, after po nang i-celebrate po natin ng ating pong 7th year. 2 months po pa nang ating i-celebrate po ang ating anniversary dito po sa Strong Foundation. Amen. So nagsimula po ang Strong Foundation sa radio. Amen. Dahil nung mga panahong yon, 7 years ago, hindi pa po ganung ka-active po ang ministry sa internet. Kaya kung kayo po ay mga matagal na nating kasama sa ministry, syempre nasimulan niyo po ang ministry sa ating radio program sa CBS DWAD 1098 AM band. Amen. So dyan po tayo nag-start. And because tonight is Friday, kaya ako rin po ipinasok yan, ha? Kasi nga po bukas po ay Sabado sa inyo po na mga kapatid na kasama ko sa ministry ito. Alam nyo po na tayo po ay napapanood lamang gabi-gabi sa internet yung ating live broadcast, ano po, from Monday to Friday. Pero ang beauty ng internet, pwede nyo pong i-replay. Amen. Pwede nyo pong panoorin yung mga rebroadcast natin, kasi nananatili po yan na naka-upload sa ating Facebook page at lalong-lalo na sa ating YouTube channel. Amen. Ang kaiba naman po sa radio, nung araw aabangan mo talaga yung oras, at pag nalampasan ka ng oras, wala na. Amen. Hindi mo na po pwedeng balikan. Pero talagang amazing po ang technology, ano? Kasi pwedeng balikan mo po ang mga past and previous po nating pag-aaral. At pwedeng paulit-ulitin, mas maganda nga po yun, kasi nangyayari po sa inyo yung prinsipyo ng Romans 10:17 na paboritong-paborito natin yan dito sa ministry ng Strong Foundation, that faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amen. Kaya bukas po ay Sabado, wala po tayong internet Bible study, pero meron po tayong radio program on the weekends. Ano po? Kaya kung kayo po ay may mga radio sets pa, lalo na yung mga may mga sasakyan, ngayon po kasi ay karamihan na ng mga radio sets na sa mga sasakyan. Kaya kung bukas po ng gabi, mga alas 7 ng gabi, 7 PM, kayo po ay may pagkakataon na makapakinig sa ating radio program, ini-invite ko po kayo 7 PM, ano po, sa DWAD po 1098 AM band. Amen. Sa ating pong talapihitan ng mga radyo ang ating pong program bukas po ng gabi yan, Sabado. Amen. Sa DWAD 1098 AM band. At pagdating po ng Linggo, amen, pagsapit naman ng Sunday, amen, pwede pa rin po tayong makapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos mula po sa ministry ng Strong Foundation, dahil tuloy-tuloy po ang ating paglilingkod at pagmimisyon, ano po, ng pangangaral ng salita ng Diyos via media. Kaya pag Sunday naman po, nasa radyo pa rin tayo. Yun nga lamang ay lilipat po ng oras, alas 7 naman po ng umaga. Amen. So sa Sabado, alas 7 ng gabi, pero pag Sunday, alas 7 po ng umaga, napapakinggan. The same station po yan, sa CBS DWAD 1098 AM band, ang ating pong radio program. Amen. So yan po ang ating mga activities for this weekend. Ano po? At gusto ko na rin po kayong i-invite, mga kapatid, ano? Kung kayo po'y walang church, ha, ito po invitation para sa walang mga sinasamahan at dinadaluhan na gawain ng Panginoon. Alam nyo naman, sa atin pong pagtuturo, atin pong siniseryoso ang Hebrews 10:27. Dahil nga po naniniwala po tayo na napakalapit na po ng pagbabalik ng Panginoon. Ito po kasi ay isa sa paalala ng salita ng Diyos na habang lumalapit na ang pagbabalik ng Panginoon, nakikita na natin ang mga senyales, amen, na talagang anytime soon the rapture could happen. Amen. The return of the Lord Jesus Christ and the gathering of us together in the clouds is so near. Amen. Ano sabi ng Hebrews 10:27? Wag daw po nating 10:25 ata 'yon. Wag daw po nating kalimutan, amen, ang pagdalo sa mga pagtitipon, gaya po ng ilan na nakasanayan na at sinadya ng kalimutan ang mga pagdalo sa mga pagtitipon. Kaya I would like to invite you, pero yung mga hindi po committed, ha, sa inyong mga churches, kasi tandaan po natin, ang ministry po ng Strong Foundation is not a competition, amen, sa body of Christ, sa mga churches. At as much as possible po, tayo po ay gusto lamang nating makatulong, amen, at makaambag
sa mga pangangailangan ng body of Christ. Amen. Pero hindi po tayo nagtatangka ng mga tinatawag na proselyting. Amen. Na inaagaw natin yung ibang miyembro ng ibang simbahan. Hindi po. We always encourage the listeners and the viewers, the followers of the ministry, be committed to your church where the Lord had planted you. Amen. And faithfully serve the ministry and also be faithful to the pastors. Amen. Love your pastors. Amen. Ibigin niyo po ang mga pastor na itinalaga ng Panginoon sa inyong buhay. Continue to pray for them. Amen. And support them in every way na kailangan po nila ang inyong tulong. Alam niyo po, malapit din po ang puso natin sa mga pastor kasi hindi po biro ang pagpapastor. Amen. Sabi nga po, kung meron kang 50 miyembro, 50 iba't ibang ugali po yan. Amen. So kaya nga po ako'y nananawagan sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating ministry, tulungan niyo po at suportahan po ninyo ang inyong mga pastor na itinalaga po ng Panginoon para pangalagaan ang inyong mga espiritu at kaluluwa. Tandaan niyo rin po ha, wala pong perpektong pastor. Amen. Tayo po ay tao at tayo ay nasa laman pa din. Kaya may mga lapses, may mga weaknesses, kaya nga po i-cover din natin ang ating mga pastor in prayer and also in support. Kaya nga po ministry ito, meron tayong ministry to the pastor. We are trying our very best na sa area at aspeto po ng finances makatulong tayo. At nagsisimula na nga po tayo sa ating mission, monthly po ito, na nangangarap po tayo na dumami pa ang mga pastor na ating masuportahan. Nag-start na po tayo, amen, ng 2,500 per pastor ang atin pong tinarget last March. Pero hindi na po natin ito pinapublicize, kaya baka nag-iisip kayo, wala atang pa-picture si pastor, amen. Hindi na po, ayaw po natin nun kasi naniniwala po tayo na kung tayo po ay tutulong, gawin natin ito ng sikreto dahil ang Diyos po ay pagpapalain tayo ng lantaran. Amen. Pero kung atin pong ibubulgaran pa yon, ano po bang intensyon? Para po ba tayo ay hangaan, bigyan ng papuri ng tao? Sabi po ng Biblia, pag ang tao po ang ating inaspire na pupuri sa atin, yun na ang ating gantimpala. Siyempre, ayaw po natin yun. Amen. Kaya nga po yung ating mga partners and donors, hindi natin inaanunsyo ang inyong mga pangalan. Kasi naniniwala po ko yung lihim na inyong ginawa, pagtulong financially sa ministry ng Strong Foundation. I always pray that publicly, amen, lantaran na pagpalain kayo ng Diyos. Amen. I-promote kayo ng Panginoon at iparanas ng Diyos ang kanyang kabutihan at katapatan sa mga tao na nagtatapat at sumusuporta sa kanyang gawain. Amen. So again, yan po ang ating isa sa ating mga misyon at gusto rin po natin na ito, sisimulan ko po ito ngayong hopefully sa mid po ng April ay makapag-support po tayo sa ilang mga ministry naman. Maliit lang naman pong halaga. Amen. Gusto ko lamang pong maging active po na makatulong doon sa ilang church na nabalitaan ko na meron po silang mga feeding program sa mga bata. Amen. So we would like to help the Strong Foundation Ministry. Would like to help and be a blessing to those ministry na may mga ganito pong programa. Amen. And again, ito po ay bunga at epekto ng mga partners po natin na tumutulong sa atin sa financial aspect dahil di ko po ito magagawa kung ako po ay nag-iisa. Pero ang reward po nito, amen, kami po ay channel kung do it lamang, pero ang mga beneficiary po dito, yung mga partners, kayo po na mga tumutulong sa ministry ng Strong Foundation. Alam nyo naman, ang ministry pong ito, independent. Kahit po tayo ay may mother church, pero Mother Church po, hindi po siya ang nagfi-finance ng mga mission sa mga pinagagawa ng Lord sa ministry ito. Kayo po na mga listeners, amen. Kaya again, I would like to thank everybody that is so generous, amen. At in fact, last month po, napakalaki ng pinarana sa atin ng Lord na purchase po natin ng mga equipment na kailangan po natin, amen. So siguro, hopefully, isa po sa aking pinapangarap ay makakuha tayo ng isang maliit na office space, amen, para po sa ministry. Pero we are taking one step at a time, amen. So purihin po ang Panginoon, ha? Salamat sa lahat po ng mga tumutulong, amen. So ito po ang ating mga proyekto, amen, because we are living the core of the ministry that we are blessed, amen, to be a blessing. So we want to be a blessing to the pastors, to the kids, to the children, amen, in a way na hindi kasi natin kaya natin gawin sa ministry ito na yung magpakain,
ituro sa mga bata. So we are partnering with ministries. We like to partner with those kinds of ministries na may mga ganito pong ministry na inaabot po para po sa tinatawag na pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Amen. Kasi kaya po tayo tumutulong sa mga ganitong ministry kasi naniniwala tayo pag dumami po ang mga ngaral at pangangaral ng salita ng Diyos, bumibilis ang pagbabalik ng Panginoon because this gospel of the kingdom will be preached all over the world. Amen. And the end will come. Amen. So, excited na po tayo na bumalik si Jesus eh. Kaya tayo po ay nakikipagtulungan at ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya para po i-advance at ipangaral ang salita ng Diyos. Amen. At also, gusto ko na rin po i-anunsyo kasi ito po ay part ng mga tinutustusan ng mga partners. Amen. Meron po tayong Spotify. Amen. Meron tayong minemaintain na Spotify account. Ano ba yon? Ito po ay isang application. Palagay ko nandiyan na sa ating screen, ano? Nandito ba? Ito bang tinuturo kong ito kasi wala akong monitor, ano po? So, itong logong ito na nakikita niyo po ngayon, kung kayo po ay merong Google, dapat may Google Store, mga merong kung kayo po ay gumagamit ng Android, may Google Store po yan. Sa mga Apple user, merong kayong Apple Store. I-download niyo po yung nakikita niyong green na application, Spotify. At once na ito po ay downloaded na sa inyo pong mga smartphone or iPad or tablet, amen, pwede na po kayong mag-download, amen. Pero kailangan nyo muna yung internet connection. Madadownload nyo po ang ating mga teaching materials po doon for added, para pakaragdagan ito na pagpapaunlad ng inyong spiritual condition. Ano po? So pag na-download nyo po ito at kayo umalis, naglakbay kayo, nag-travel kayo, lalo ngayon yung iba marami, nag-outing na ulit, wala kayong internet connection doon sa puntahan ninyong lugar. Pero bago kayo umalis ng bahay, na download nyo, pagdating nyo po sa lugar na inyong pupuntahan o sa paglalakbay, pwede nyo mapakinggan yung mga dinownload nyo po sa ating Spotify account na makikita nyo po. Ang pangalan po ng account natin dyan ay Kingdom Mindset with Brother Dexter Durante. Ano po? So, dun po, pag dinownload nyo yun, lahat po ng na-download ninyo, kahit kayo po ay off the grid, amen, offline, pwede nyo pong mapakinggan. Amen. So, yan po ay bunga ng mga pagtustos ng mga beloved partners po natin para po sa ikauunlad ng mas nakararaming mga kaluluwa. Amen. So, yan po mga kapatid, ha, ang atin po mga ginagawa para po sa kaharian ng Diyos at katuwang at kasama ko po kayo sa tagumpay po nitong ministry ito. Amen. Kaya kung kayo rin po ay nanonood na sa atin, ha, paki-like po, paki-share, and paki-share niyo na po ang ating gawain, paki-tag niyo po ang inyong mga kaibigan kung ito ay extra mile na, amen, yung mga gumagawa nito. Talagang ako po ay natatouch, nabibless, amen, dahil ginagawa ninyo yung higit pa sa inaasahan, ano? Kasi pwede i-click nyo lang yung share sa inyong mga social media sa Facebook, pero extra mile kasi iniisa-isa nyo pa ang pangalan ng mga tao na connected sa inyo upang sila po ay magkaroon ng chance na makapakinig po sa ating ministry. Again, from the bottom of my heart and also from the team of a Strong Foundation, we would like to thank you and the Lord bless you. Pagpalain po kayo ng Diyos sa inyo pong pakikiisa at pagbubuhat ng tinatawag na burden ng pangangaral po ng salita ng Diyos. Amen? Alright, so purihin po ang Panginoon sa gabing ito ng Biyernes. Tayo po ay nasa huling gabi na ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos for this week. And exactly April 1 na po sa atin pong kalendaryo. Amen? So bagong buwan, pero hindi po tayo pa nagpapalit ulit ng subject. This is our day 3. Pangatlong gabi na po na ating tinatalakay yung 144,000 and the 2 witnesses. Amen. E kung kayo po'y ready na, tayo po'y magsisimula na sa ating pong gagawin na pag-aaral po ng salita ng Diyos. Pero iminumungkahi ko po sa mga nagjo-join at sumasabay po sa ating Bible study tonight. Amen. Mag-pray po tayo. Ipanalangin natin ang gawain ngayong gabi. Personally, humingi po kayo ng gabay at guidance sa banal na Espiritu. And also, be ready. Ano po, ihanda nyo po ang inyong mga Biblia sa atin pong gagawin na pag-aaral po ng salita ng Diyos. Amen? Alright, so kung tayo po ay ready na sa atin pong gaganapin na pag-aaral, tayo rin po ay magbukas muna
una, amen, sa maiksing panalangin, amen. So let us pray. Tayo po ay manalangin, and I would like to ask you to join me in prayer, amen. As we begin, as we start our Bible study po ngayon pong gabi ng Biyernes. Manalangin po tayo. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan. Salamat po at ito na po ang gabi na bubuo sa loob ng isang linggo na aming ginagawa na pag-aaral ng iyong salita. Hinihiling ko po na muli, lakipan mo po ng langis, Panginoon, ang gawain ngayong gabi. At tulungan mo po kami na maunawaan namin ang iyong mga kapahayagan. Holy Spirit, we welcome you. You are the greatest and the best teacher of the church. Gamitin mo lamang po na daluyan, gamitin mo lamang pong instrument ang ministry. Salamat po, ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, sa iyo po ang lahat ng papuri. In Jesus' name, and every child of God that agree and believe, say amen and amen. Purihin po ang Panginoon. So napakabuti po ng ating Diyos. Ano po, so tayo po ay darako na sa ating pong pag-aaral ng kanyang salita ngayon pong gabi ng Biyernes. Amen. So handa na po ba kayo muli na makipag-aral po ng salita ng Diyos? Kaya kung kayo po ay ready na, nais ko pong muling hikayatin ang lahat ng mga kasabay po sa ating Bible study tonight na magbukas po ulit tayo sa 2 Thessalonians chapter 2 beginning verse 1 to 8. Basahin po ulit muna natin at atin po itong pasadahan. Ang sabi po ng sulat ni Pablo sa bahaging ito ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 8, "Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him, that you be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. And in verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that the man of sin be revealed, and the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God or that is worshipped, so that he as God seated in the temple of God, showing himself that he is God. And in verse 5, remember ye not that when I was yet with you, I told you these things, and now you know what withholdeth, that he might be revealed in his time. For the mystery of iniquity that already work, and only he who now let it will let, until he be taken out of the way, and then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of His coming." So ang Diyos po magpala ng kanyang mga salita na atin pong napakinggan ngayong gabi. Ano po? So ngayon, atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa subject na 144,000 and the two witnesses. Ginamit lamang po natin na opening text ang 2 Thessalonians kasi nga po, dito po natin natuklasan at nakita sa ating pag-aaral na bago po pumasok yung tinatawag na tribulation, at ito rin po ay tinalakay po ng Panginoon sa Mateo 24. Ano po, kaya kung kayo po ay matagal na sumusubaybay sa ating mga pag-aaral ng salita ng Diyos, familiar na po kayo sa nilalaman ng Matthew 24. Ano po, dahil ang Matthew 24 po ay hitik na hitik sa mga tinatawag na mga palatandaan na mismong galing po sa bibig ng Panginoon para po maunawaan na tayo po ay nasa huling ng mga huling panahon. Amen. So yun po kasi yung pinakadirekta na tinatalakay sa Matthew 24, yung mga signs, amen, at ang karamihan po ng mga palatandaan na isiniwalat po doon sa prophecy na yon ay signs of the end of days. Amen. Bakit po end of days? Kasi nga po sa atin din pong mga nakalipas at nakaraan na pag-aaral, na pag pinag-uusapan po ang usapin ng last days, 2,000 years ago nagsimula na po ang countdown of the last days. Ito po ay nagsimula sa Book of Acts nung ipagkaloob po sa tao, sa simbahan, ang tinatawag na banal na espiritu, na bago din yun mangyari, ay ipinahayag po sa lumang tipan ng propeta
na ang pangalan ay Joel. Kaya nga po sa pangaral ni Pedro, ikinote po ni Peter sa Book of Acts yan sa chapter 2. After po na mangyari yung tinatawag na Day of Pentecost, di po ba nabanggit po doon ni Pedro that in the last days, according to the prophecy of Joel, I will pour out my spirit upon all flesh. Amen? Kaya doon po nagsimula yung countdown of the last days. Pero tayo po ngayon ay nasa last days of the last days. Nasa huling panahon ng mga huling mga sandali. Kaya nga po very crucial ang atin pong kinalalagyan ngayon. Kasi yung mga convergence, yung pagsasama-sama at pagsasabay-sabay na mga signs na nabanggit po ng Panginoon, eh atin na pong nakikita na nasa atin pong panahon. At dito po sa sulat ni Pablo sa 2 Thessalonians, ito po ay added information na nagkukonfirm do sa mga prophecy din na binitawan po ng Panginoong Jesus. Sapagkat dito po ay nabanggit na bago po magsimula ang tinatawag na tribulation, parehas na parehas po yung revelation na kay ang isa po sa hudyat na makikita na nagsisimula na po ang panahon ng 7 years of tribulation is the introduction of the Antichrist. Amen? Kaya yung pong pagpapakilala ng Antikristo, kaya pag nakita na po ng mundo na nariyan na po ang isang lalaki na nagpapakilala at nag-i-introduce ng one world government, amen, and one world religion, at siya po ang nagpapakilala na magiging tagapanguna rito, at siya po ay magpapakita ng mga kakaibang kapangyarihan at makikitaan po siya ng iba't ibang mga supernatural, amen, na mga demonstration, amen, to convince and deceive the people during the time, then that is the Antichrist. Yan po ang Antikristo. Pero napakaliwanag po na bago po dumating yon, aalisin po na ang restrainer. Kasi yung restrainer, amen, which we understood that it is the church, not the Holy Spirit, amen, is the one that prevents, amen, the Antichrist from coming, amen, but he will be introduced in his time, amen. So may takdang oras po ang Diyos eh, para po siya ay lumantad at maipakilala. Ngunit may paalala rin po ang sulat na ito ni Pablo na kahit hindi pa po siya totally at lantarang nai-introduce, pero yung pong kanyang mga illustration, yung kanyang mga fingerprints, amen, yung kanyang mga gawa at yung kanyang impluensya, nakikita na po ito sa ating panahon bago pa man siya lumabas. Ano po ba ang kanyang mga fingerprints sa ating mundo? Lawlessness, violence, immorality, amen. So ito pong mga bagay na ito are the fingerprints of the Antichrist, amen. Nandito na po siya sa ating kapaligiran. Kanina, bago po mag-start ang broadcast, my wife and I are chatting. Ano po kasi ang akin din pong asawa ay nag-o-observe, nagbabantay sa mga signs of the times. Nabanggit po niya sa akin, hindi ko ito nakita, pero siya po ang nakakuha ng report na sa Amerika daw ngayon ay may bagong sinusuportahang batas ang presidente ng Amerika na si Biden. Amen. Ano ba tungkol ba saan ito? Yung tungkol sa na passport daw ng mga Amerikano ngayon ay lalagyan na ito ng X. Ano po ibig sabihin ay yung mga nasa yung mga gender neutrality ata ang tawag dyan eh. Ano po? Kasi ngayon ito mga what is declared in the Bible wrong sa ating pong society is always declared right. Amen? Talagang totally nagkakaroon na po nung rebellion against God. Amen? Kaya sabi rin po dito sa Biblia sa 2 Thessalonians, bago po dumating ang tinatawag isa sa mga signs, ano po, ng tinatawag po na pagbabalik po ng ating Panginoon. Amen. Doon sa ula pa, ito po yung rapture muna ang ating pinag-uusapan dito. Dahil pagkatapos po ng rapture, we believe that the Antichrist will be revealed. Pero meron po mangyayari na tinatawag na great rebellion against God. Amen. Magkakaroon po muna ng ganun pong tinatawag na scenario. Nasa verse 3 po yan, nasa 2 Thessalonians chapter 2. Sabi ni Paul, sabi niya sa verse 3,
ng 2 Thessalonians 2, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, amen, except there come a falling away first. Sa New Living Translation, sa King James ito. Pero sa ating ibang translation natin, sabi Great Rebellion, amen. So kaya magkakaroon po ng Great Rebellion against God bago po i-rebuild yung tinatawag the man of sin and son of perdition. Kaya sabi ko nga po sa mga nakalipas at nakaraang pag-aaral, yung mga nakikita natin ngayon are preparation, amen, launching pad for the introduction of the Antichrist. Ito po yung magpiprepare, mag-a-usher in para po siya ay makilala at ipakilala. Nandun po tayo sa mga stage na ganito ngayon sa ating pong kapanahunan. Amen? So, kaya nga po, papasok po ang tinatawag na tribulation pag na-introduce na yan. Pero ito po ang tinatawag na good news dyan. Kasi kung babasahin nyo yung verse 8, akin na rin pong pasadahan at daanan yung 2 Thessalonians 2 verse 8. Nandito ang good news. Dahil ang sabi po sa verse 8, and then shall that wicked be revealed, whom the Lord, ang ganda ng prophecy, whom the Lord shall consume or destroy with the spirit of his mouth. Amen? So, ibig po sabihin, though ito pong Antichrist ay maipakikilala at magagagawa siya ng mga kung ano-anong napakasama na kanyang gawain because he will be possessed by the spirit of Satan, and we all know na inireveal po ni Jesus sa John chapter 10 verse 10 what kind of agenda Satan possess. Ano po ang sabi ng John 10:10? The thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. So that is his agenda. Kaya nga po siya po ang dahilan kung bakit po ang gulo-gulo ng mundo. Amen. Pero pag ipinakilala na po yung Antikristo, super anointing niya ang kanya pong ilalagay sa Antikristong ito na i-implement ni Satan yung kanya pong mga super agenda sa ibabaw ng lupa. Kaya this world is being prepared for its craziest moment that never happened before. Kaya yan po ang magiging mga scenario sa tinatawag na tribulation. But this is the hope that we can see in the scripture. Though he will do it for 7 years, pero ang sabi po ng salita ng Diyos sa verse 8, ang ending po ng Antichrist will be consumed by Jesus. Amen? He will be consumed with the spirit of his mouth and he will be destroyed. Destroyed with the brightness of his coming. Kaya nga po, necessary ang second coming. Bakit po? To end all of this madness. Amen? Kaya doon sa mga hindi nakakaintindi doon sa second coming kung bakit po tayo excited. Yung iba kasi, parang ayaw pa nilang mangyari yung second coming. Amen? Parang ayaw pa nilang dumating si Jesus eh. I believe na yung mga tao na hindi nakakaunawa at excited sa second coming is because they do not understand. Amen? They do not understand, amen, the story that was written in the scripture. Kasi kung alam mo po ang istorya, you will be excited. And amen, you will always be praying, Maranatha. Come, Lord Jesus, come. Amen? So, excited ka kasi alam mo na ito po ang magbibigay ng solusyon sa mga nagaganap at nangyayari po dito sa napakagulong daigdig ang pagbabalik po ng Panginoong Hesukristo. Dahil kung alam mo po ang final outcome nito, amen, makikita po natin that at the end of the day, the Lord wins. Ang Diyos po ang nagtagumpay. Dahil si Antichrist at ang lahat ng kampo ni Satanas ay tatapusin ng Panginoon gamit ang kanyang labi, gamit ang kanyang bibig. Amen. Kaya pagdating po ni Jesus, everything will be set in order here on earth. So ngayon, pag dumating po, balik tayo doon sa tribulation. Nakita po natin doon na pag pumasok po ang tribulation, inalis na po ang church dahil para po lumantad ang Antikristo. So sa tribulation, the church is already in heaven. Amen? Nasa langit na po. Pero our study is going through this stream, is there salvation in the tribulation? At sa ating pong nakalipas at naganap na pag-aaral, nakita po natin, may basihan po tayo, nakita natin sa scripture that the answer is yes. There is still salvation in the tribulation. Pero nakita po natin sa ating mga pag-aaral, and I will give you the reference tonight as a review,
Sa Revelation 20, ang scripture po ay makikita natin from verse 1 hanggang makarating po kayo sa verse 4. Amen. And to be exact, akin na pong i-quote yung verse 4 para lang po ma-refresh ang ating mga puso at isipan sa Bible study ngayong gabing ito ng Biyernes. Ang sabi po sa verse 4, ang sabi ng pangitain na nakita ni John sa Revelation 20, "And I saw thrones and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads and on their hands." Amen. So kung makikita nyo po, kung kayo familiar sa mga nabanggit po na salita sa verse 4, hindi pa po tapos yan, medyo ipinos ko lang po, hindi ko pa binuo yung verse 4. Makikita po natin yung mga description na binanggit po ni John. Ang sabi po, the souls that he saw, ito raw po ang kanilang mga dinanas, they were beheaded for the witness of Jesus. Pinugutan ng mga ulo ang ilan sa kanila dahil po sa kanilang patutuo at paninindigan at pagtayo sa kanilang pananampalataya. At yung iba po ay hindi sila isa pa sa mga characteristics nila bukod sa pinugutan ng ulo. Hindi sila sumamba. Amen. Sa beast, and the beast, we all know, this is referring to the Antichrist. Amen. Amen. So, ang sabi po rito, maging sa imahe na kanyang itinayo, because also, we have studied this eh. Ano po, napag-aralan na natin ito way back. Ano po? At ito rin ay prophecy na nakokonekta sa Book of Daniel at mababasa rin sa Revelation. Amen. Na pag pinakilala na po ang Antichrist, he will put up, amen, an image. Ipuput up po niya ang isang estatwa. Kaya nga po, yung mga idol worship na yan, yung mga pagsamba sa mga bato, yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid, I pray for enlightenment to all that is watching tonight. Amen. I pray that the Holy Spirit will enlighten you, remove the veil from your eyes, remove the scales from your heart, that you may see the truth, because the truth will set you free. Amen. Idol worship is also the works of the Antichrist. Ito po ay gawa ng Diablo. Amen. So those that fall into worship of the worship the idols, they are victims of, amen, the wickedness. Sila po yung mga biktima ng pandaraya ng Diablo. At siya po ay preparasyon, mind conditioning, ika nga, paghahanda po yan eh. Kasi sa dulo po, amen, ng panahon, yung pinaka-ultimate, magtatayo po ng ribulto ang Antikristo. Parang nung panahon po sa Book of Daniel, nangyari rin po yan, na yung mga namumuno, hinihiling nila at ini-implement nila ang batas na ang kanilang mga nasasakupan ay yuyuko, sasambahin ang imaheng yon na kanilang ipinatayo. Amen. At ang sabi po ng Biblia, sa panahon ng tribulation, mangyayari po yon, magpapatayo po itong si Antichrist ng kanyang statue. Usong-uso pa naman yan ngayon. Ano? So yung mga great player, amen, ay pinapapatayuan ng statue. Amen. So usong-uso po yan ngayon. Ano po? So ngayon, sa panahon na yon ng Antikristo, papatayo niya yung kanyang image. And he will require, amen, just like in the book of Daniel, sabi nga po ni Solomon sa kanyang sulat sa Ecclesiastes, there is nothing new under the sun. What had happened before will always happen again. So in layman's term, amen, history repeats itself. So uulit po yun, amen. So kita nyo sa North Korea, no? Pinatatayo nung kanilang mga leader yung kanilang founder. Alam nyo sa North Korea daw, ito ay hindi ko magagaranti 100%, ano? Pero they say na yung mga statue ng nila King Jong-un ata ang pangalan, ano? It's considered as God into these kinds of nation. Ano po? So ngayon, ganun po yung tipo. Yung similarity pag umupo po yung Antikristo, he will demand worship to that image. Pero hindi lamang po yon sa isang lugar. He will demand worship everywhere. Kaya dahil sa panahong yon, he will control the planet. Siya po ang magli-lead sa daigdig na ito. Kaya nga po, hindi po coincidence na hinahatak po ang ating kapanahunan
napahirap ng pahirap, palubog ng palubog ang buhay sa ibabaw ng lupa. Nabasa ko sa isang balita, no, sa Amerika, nagkakaroon po, parpunta sila sa problema na naman sa mga pagmahal at paghirap, lalo na pagdating sa pag-aari ng mga bahay. Ano po, mayrami na naman ng mga, sabi nga nung isang araw, napanood ko, dumarami ang homeless sa Amerika na naman. Ano po, kasi nagiging mahirap na po yung affordability ng mga tinatawag na mga basic things. Ano po, dahil pumapasok po tayo sa inflation, ano po, talagang nararamdaman na tumataas. Sabi ko nga po sa inyo, sa simplest definition of inflation, yung value at power ng iyong pera humihina. Amen? Humihina na. Amen? Sabi ko nga sa inyo noon, minsan na ituro ko ito, way back when I started commuting, no, ako po yung nagsimulang mag-commute, ang naaalala kong simula ng pasahe na inabot ko 75 centavos ang minimum fare. Pero if you look at what is happening today, wala na pong pamasahe na 75 centavos, mga kapatid. Yun lamang gasolina. Nung araw, inabot ko po 10 pesos per liter. Amen? 10 piso ang isang litro ng gasolina nung ako po ay nagsimula na magmaneho nung panahon yun. Amen? Pero look at the gasoline pumps prices today. Amen? Dito sa ating bansa, kasi may mga nanonood sa atin abroad, naglalaro po ngayon ang gasolina. Nasa 70s, ano po, iba-iba, 76, 70 plus, ano po, nandun. Pero may mga lugar na talagang umabot na ngayon ng 80. Imagine kung 80 pesos po per liter ang isang gasolina, wala na pong isang litro ang halaga ng 100. Amen? Kaya na-devalue na po ang power ng pera. Kaya yung iba na nagsasabi na ang sweldo ko ngayon 10,000, 5,000, ganito, eh maliit na po ang value nun. Ano po, lumiit ngayon. Yun po yung inflation. Amen? At humihirap po ang mundo. Pero kaya po ito ay preparation para po paglabas ng Antikristo, meron po siyang susolusyonan. Meron siyang script, meron siyang gagawin na tulong sa buong mundo. Kaya ito po ang gagamitin niya para dayain ang mga tao na naiwan sa panahong iyon ng tribulation. Naiwan dahil may mga tao po na inalis ng Panginoon, isiname ng Diyos para hindi nadanasin yung sobrang hirap na yon. Amen? At ang tawag po doon sa Biblia ay rapture. Pero ating pansinin at ating unawain na sa panahong iyon magtatayo siya ng image. At pag hindi sinamba, ay meron pong katumbas na parusa. Kaya nabanggit po ito sa Revelations 20, amen, verse 4. Worship of the beast, neither his image, and may additional, neither hath received his mark upon their foreheads. Ibig sabihin, yung mark of the beast, pag walang tatak, amen, hindi po ikaw makakapag-buy and sell sa panahong yon. Amen. So, maliwanag po mga kapatid, with all of these informations that we have heard and read, we have read and heard, amen, ito pong nire-refer o tinutukoy sa verse 4 is the tribulation. So, in the tribulation, there is people that will be saved. Dahil ang sabi rito ng Bible sa verse 4, na itong mga hindi po sumamba, mga pinugutan, kaya sila'y namatay, amen, at hindi tumanggap ng tatak sa kanila pong mga katawan, ano po ang sabi ng Bible? Ito yung last words na nasa verse 4, and they live and reigned with Christ for 1,000 years. Amen? So kaya mga kapatid, ito po yung mga nagtagumpay, naligtas sa tribulation, sila po ay kasama doon sa pangako ng Diyos na sila ay kasama ni Jesus sa kanyang pamumuno. Amen? Sa ay kanyang makakasama, magiging katuwang. Sabi ko nga sa inyo kagabi, kung kayo po ay nanood sa ating Bible study, what is true in the spirit is always true in the natural. Sabi ko, ginamit kong illustration dyan, ay yung, lalo na sa atin ngayong bansa, no? Sariwang-sariwa, nasa election season tayo. So kita nyo po, marami ngayong kandidato. Ngayon, siyempre, bawat kandidato, may mga tumutulong sa kanila para sila po ay maupo, mga kapatid. Amen? Kasi kung walang tutulong,
sa kanila na mga individual at mga grupo, hindi sila mananalo sa eleksyon na darating. Tama po ba ngayong Mayo? Kaya marami tumutulong dyan. Finances, marami nagpapagal dyan. Amen? Kasi ako naniniwala, hindi naman po biro mga kampanya. Amen? Hindi po biro yan. Naalala ko nung araw, sumama kami nung panahon ng kampanyahan ng kapatid na Brother Eddie Villanueva nung araw nung una niyang takbo. Amen? Hindi po madali. Masaya. Masaya na mahirap. Amen? Na nangangampanya, nagmo-motorcade, amen? At lalo na sariling, ano mo po yun eh? Sariling gastusin mo, sariling budget mo yon. Talaga magpapagal ka. Yung iba nga, nag-go the extra mile pa, nagpiprint ng mga tarpaulin na hindi po galing sa kandidato, amen? Pero ating pansinin, mga kapatid, pagkatapos po ng pagpapagal ng mga tulong at suporta niya, mga supporters ng kandidato, naupo yon at ikaw po ay kilalang kilala nung kandidatong yon na ikaw ay nagpagal at sumuporta, hindi po ba sila ay nagkakaroon ng mga pwesto sa gobyerno pagkatapos po ng halalan at naupo na po ang kandidatong yon na kanilang sinuportahan? Nagkakapwesto po yung iba. Amen. Yung iba nga ay nabibigyan ng mga malalaking departamento. Amen. Sa gobyerno, pag sinuportahan yung presidente, nanalo, bibigay yung pinaka matinding departamento na talagang nandun po ang pera. Amen. Kaya naman, pag nalaman mo, kaya dun inilagay kasi ito yung pamilya na nung eleksyon ng presidente, ito'y malaki ang tinaya. Malaki po ang iniambag. Amen. Para po manalo yung presidente nyo. Kaya, pag naupo siya, lalagay nila yung kanyang, kung sino man, kung anak, kung sino man, lalagay sa pwesto sa gobyerno para makabawi. Amen. Yan ang politika dito sa ating mundo. Ano po? Pero kung titingnan natin, kaya akong ginamit yun, ganun din kasi yung konsepto. Pag tayo po'y nagtiis, nagpagal sa pagpapagamit sa Panginoon, pagtulong, pagtuwang sa gawain ng Panginoon, amen, may pangako po si Jesus na pag umupo na siya sa kanyang pamumuno sa 1,000 years millennial reign, yung mga tumulong, nagpagal, amen, sa pangangaral ng kanyang salita at pagpapalaganap ng katuwiran sa ibabaw ng daigdig, amen, hindi po yan nililimot ng Panginoon. Kaya pagdating ng millennial kingdom, may mga pwesto ang mga mananampalataya. You will be governors, put in a position na kayo po ay basta mayroon kayo leader, parang ganun po yung similarity. I hope you're getting the picture, amen, into your mind on what is going to happen in the coming days. Kaya nga po, amen, habang tayo ngayon ay naririto, this is our chance, amen. Amen, this is naalala ko noon. Meron po akong kaeskwela, hindi ko nalang babanggitin yung bayan. Nag-iko siyang one time kaeskwela nung college, ano po, so konting fellowship ang naganap sa amin. Hindi naman ganun kalalim. Siya po ngayon, mataas na ang posisyon sa bayan na kanyang kinaroroonan. At siya ngayon ay lumandas sa landas ng politika. So one time, dahil merong isang kamag-anak kami na meron pong business, parang nakita niya na yung bayan na yon ay pwedeng malagyan niya no kanyang negosyo, at sa aming kwentuhan na banggit ko na kaibigan ko ito, nagkaeskwela ko one time. So gusto niya na maggawa kami ng arrangement para makamiting si classmate. Ano po? So pakinggan niyo yung kwento. Pero meron akong isang kaibigan naman na nakausap ko diyan, ang sabi niya para po naghahanap ako ng channel ulit para magkausap kami nung kaeskwela na politiko na. Ang sabi niya, nako, medyo mahihirapan ka ng bigyan ng pabor niyang classmate mo. Amen? Sabi niya. Sabi ko, bakit naman? Kasi nung siya ay nagsisimula sa politika, hindi ka naman nagdidikit sa kanya. Ngayong mataas na ang kanyang posisyon, hindi ka pa nga tutulong, kundi manghihingi ka ng pabor. Alam mo sa politika, ika niya, ang priority niya mga yan ay yung mga tumutulong sa kanila nung araw. Hindi ka naman nakita ang anino nung panahon na siya ay nagsisimula sa kanyang karera sa politika, tapos ngayon lalapit ka sa kanya para manghingi pa ng hanap buhay at humingi ng pabor sa kanilang gobyerno. Malaking sugal, malaking, pero hindi ko sinasabing wag mo subukan, pero malaki chance ha, hindi ka mapaboran kasi kumbaga sa ano, hindi ka kasamang nagtiis, gusto mo lamang makibahagi sa tagumpay. So kung titingnan niyo yung analogy na aking na-pick up on, parang ganito yung konsepto . Kaya nga po, pag tayo po ay nagtiis, nagpagal, para nagpagamit sa Panginoon ngayon,
Amen. Kaya yung mga nakikita ko, naririnig ko, nagpapadala sa ating gawain. Amen. Ako talaga na nabibless. And I know that the Lord always see what you are doing for the kingdom of God. Amen. Alam nyo yung pagtulong nyo sa ministry ng Strong Foundation, hindi nyo po yung ginawa sa akin, hindi nyo ginawa sa ministeryo, ginawa nyo po yun sa Panginoon. Amen. Sa Diyos nyo po yun ginawa. Kaya naman hindi po ako magtataka. Amen. Sa mga pagpapala na ginagawa at gagawin sa inyo ng Panginoon, lalo na kung tama po ang inyong puso at motibo, amen, hindi po ako magtataka kung bakit po kayo ay pinapaboran ngayon ng Panginoon, amen, at kung hindi pa man ninyo nararanasan yung fullness, makakaasa po tayo dahil pangako yan ng Diyos. Pagdating ni Kristo, may pwesto po tayo sa pagbagong daigdig, bagong langit at lupa na kanya pong pamumunuan at pangangasiwaan. Amen. Kaya yan po ang dahilan, every time na meron pong mga ipinagagawa ang Diyos na misyon, it is a good opportunity, amen, to support. Amen. Kasi yun po yung ating pong duties and obligation. Kaya sabi, balikan ko yung illustration, sabi niya, hindi ka mapapaboran kasi hindi ka tumuwang nung simula ng kanyang karera. At true indeed, nagawa ko yung meeting, na ipakilala ko yung kamag-anak ko, nakapag-set ako ng meeting, kami nakapag-usap, nakausap namin si classmate, and sagot lamang sa akin eh, okay, pag-aaralan ko ito. Pero later on, nabalitaan namin yung project na yon, meron ng mga na-awarda na bigyan, eh, knowing na yun po ay mga malalapit na sa kanila, mga tumulong, amen, sa kanila. Kaya yun po ang nakikinabang. Kaya ganun din po yung concept. I hope you're understanding and you're seeing the picture here. Amen? Kaya nga po mga kapatid, amen, sa ating paglilingkod sa Diyos, let us have a mindset of eternity. Parang yung mga tumutulong ngayon sa politika, they have a mindset na yung kanilang politiko na kanilang sinusuportahan, mauupo eh. Doon sila nakatingin, doon sila motivated eh. Kaya hindi nila alintana yung mga finances na kanilang binibitawan, yung mga effort, time, amen, na kanilang pinakakawalan and also their talent. Kaya dapat ganyan din po ang motivation ng mga Kristiyano. Amen, because we see that Jesus is coming and He will reign and He will rule. So we have, amen, to be a part of this great thing na pinagagawa sa atin ng Diyos ngayon. Kasi ang lahat pong ito ay mayroong reward na nag-iintay. Did you get that? Amen. Kaya nga po makikita natin going back sa Revelations 20, pinakita po dito that these are the people who had come out from the tribulation, amen, victoriously, dahil hindi po sila na daig. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, though there is salvation in the tribulation, pero again, a reminder, it is not gonna be easy. There is no more room for a lukewarm believer in the time of tribulation. Hindi na po pwede yung casual believer, yung panglingguhang believer lamang sa tribulation, mahirap po. Kaya nga po, iminumungkahi, ino-offer po ng ministering ito ang salvation today. Wag na po sa tribulation, bagamat may salvation doon, pero mahirap. Amen? So, inuunahan ko na po kayo. Amen? So, yun po ang mangyayari saan? Sa tribulation. Now, in 7:14 of the book of Revelation, the same principle is applied. Paano naligtas sa mga tao sa tribulation? Nabanggit ni John sa verse 14, natala niya rito sa kanyang pangitain, ang sabi sa verse 14, "And I said to him, Sir, you are the one who knows. Then he said to me, These are the ones who died in the great tribulation. They have washed their robes with the blood of the Lamb and made them white." So ano po ang naging dahilan bakit naligtas po ang mga tao sa tribulation? Dahil po kay Kristo. So wala pong ibang paraan ng kaligtasan kundi si Kristo. Pero paano naliligtas ang tao sa pamamagitan ni Kristo? Nasa Romans 10 po ang principle. Balikan natin ang Romans 10. Samahan niyo po ako sa Romans 10 verses 11 to 17. Kasi ito po ang guiding principle na itinuro ng salita ng Diyos on how a person can be saved. Madalas ko pong ipinangaral, you are not saved by your good works. Amen. You are not saved by your good works. You are not saved even by attending the church or by joining and becoming a member of a church or a ministry. You are not saved by that way. Amen. You are saved because you believe and accepted Jesus Christ as your Lord and only Savior. Pero paano po yung prinsipyong yun dumating sa atin? Sabi ng Romans 10, verse 11. Sabi sa King James, "For the scripture saith, whosoever
believeth on Him, who's the Him? Jesus, shall not be ashamed. Sa Tagalog, ang sino mang magtiwala daw po kay Kristo ay hindi mapapahiya. Can I hear an amen? At ang sabi po, for there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. So nakita nyo po, kailangan po na mangyari yung pagtawag sa Diyos. Amen? So ang sabi sa verse 13, for whosoever, amen? So ibig sabihin, ginamit yung salitang whosoever, ibig sabihin, we are part of the whosoever. Am I correct? Lahat po tayo, ikaw, ako, ay pasok po doon sa salitang whosoever. Ibig sabihin, para na po ito sa lahat. Kaya doon sa naunang mga talata, sa talatang 12, nabanggit po na wala na po yung pagkakaiba ng Hudyo, ng Grego. Amen? So, ibig sabihin, now, this thing is open to everybody. Kaya whosoever, ang sabi sa verse 13, shall call. Amen? Anong requirements? Call upon the name of the Lord. Ano raw po ang magiging effect pag tumawag ang isang tao, kung sino man siya, Pilipino, Japanese, Chinese, Malaysian, amen, babae, lalaki, amen, isama mo na ang bakla, isama mo na ang tomboy. Ano po, ano mangyayari pag tumawag ang isang tao sa Panginoon? Ano po mangyayari? He will be saved. Amen? Siya po ay maliligtas. Amen? Pero ano po ang sabi sa verse 14? Ito po ang sinabi ni Pablo. How then shall they call on Him? Amen? Bagamat ang prinsipyo, underlying principle na inilagay ng Diyos for salvation is call on the name of the Lord. Pero sabi ni Paul, paano makatatawag ang isang tao sa Panginoon? Amen? How can they call on Him whom they not believe? Hindi naman pala nila ito napapaniwalaan pa. Paano sila tatawag sa isang bagay o sa isang tao na hindi pa nila ito pinaniniwalaan, pinananaligan? And how shall they believe on Him whom they have not heard? Paano sila makakapaniwala sa Kanya na hindi nila napapakinggan? And how shall they hear without a preacher? Glory to God. So, sino po ang dinisenyo ng Panginoon na magpaparinig ng mensahe para ang tao'y maniwala at sa kanyang paniwala ay maligtas? This is the principle that God has set in place. He will use a preacher. Amen? Siya po ay gagamit ng mangangaral. Amen? Kaya ito yung underlying principle and this is for eternity. Amen? Hindi po pwede mabago ito dahil ang Diyos po'y hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, siya ang Diyos ngayon, at siya ang Diyos sa mga darating pampanahon. So kahit sa panahon ng tribulation, this is the point. Kahit po sa panahon ng tribulation, the principle, the law is the same. That nobody can believe on Jesus to be saved and nobody can call on Jesus to be saved except they heard a preaching. Kaya mahalaga po ang pangangaral eh. Kaya kita niyo po ang kaaway. Double time ang kanya pong ginagawa sa panahon ngayon para pigilan ang preaching of the gospel. Kita nyo po, pag mga walang katuturan ng mga content sa media, amen, alam nyo ba ang napakalaki ng budget na, alam nyo, ang media po ay napakalaki ng role sa pagbabago ng puso at isip ng tao. Amen? Kasi ang bumabago sa kultura po ng tao ay ang kanyang napapanood at napapakinggan. It changed the culture. Kita nyo, bakit nagbabago ang estilo ng pananamit ng tao? Napapanood nyo eh. Bakit nagbabago ang mga pananaw ng mga anak ninyo? Napapanood nila eh. Bakit nagbabago po ang kanilang mga tinatawag na mga opinions at pananaw sa buhay? Dahil yun ang kanilang napapanood. Amen? Kaya that is what they believe. Yun po ang concept. Nakukuha po ba natin mga kapatid? Pero kita nyo po, pinipinance po ni Satan sa mundo pong ito yung mga content, yung mga bagay po na walang katuturan, wala pong mga kabuluhan, wala pong spiritual na truths na mga content na nasa media. Pinipinance po ito ni Satan. Ito po ang tumatabo at napakalalaki po ng mga budget. Pero pagdating po sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos, pagdating po sa mga bagay na may kaugnayan sa katotohanan, kabanalan, katuwiran, ito po ang ginigipit ni Satan. Amen? Kaya kung makikita nyo po yung mga atake po ng Diablo sa buhay ng mga anak ng Diyos, lalo na po sa area ng finances, amen? Lalo na po sa area pagdating po sa tinatawag na pera,
Amen. Ginigipit. Amen. Nararanasan niyo po siguro yan. Amen. Pag kayo nagpasya, natutulungan ko itong ministry ito. Makikiambag ako buwan-buwan. Magkukumit ako sa kanya ng ganito. Makikita niyo po, minsan may atake po na gagawin sa inyong economic condition, sa inyong pong financial situation ng Diablo. Bakit po? Kasi ayaw po niya na makarating po ang ebanghelyo sa inyong buhay. Bakit po? Kasi nga po, kita ninyo, makikita nakakalungkot ano kung minsan ang gawain ng Panginoon bago makabili ng camera, bago makabili ng mga equipment, mag-iintay ka pa ng ilang araw. Pero yung mga gawain ni Satan, dami nilang pera, no? Ang dami din nilang mga pambili. Kaya hindi po dapat tayo pumayag. Hindi tayo dapat pumayag na tayo makontain ng Diablo. At hindi po tayo maging katuwang, samahan mo pa, daragdagan pa ng mga ganitong karga ni Satanas ang mga tao na ayan na nga ba, pinipirahan kayo, makikinig lang kayo ng Word of God. Amen. May kasama pang panghihingi, may kasama pang mga challenge na suportahan financially yung ministry. Amen. Eh, samantalang yung ibang mga programa, libre. Yun po ang akala natin. Wala pong libre, pero kaya po sila po ay nakapagpapatuloy, meron pong nagpipinance sa kanila. Amen. Meron po mga tumutusto, sumusuporta financially sa kanilang mga programa. Amen. Para yan ay magpatuloy. Kaya nga po, yan po ang katotohanan. Kasi nga po, dinisenyo po ng Panginoon na ang kaligtasan ay daraan sa pangangaral upang ang mga tao po na makapakinig at naniwala ay maligtas. Kaya kung wala pong pangangaral ng salita ng Diyos, ito po yung prinsipyo. Wala pong kaligtasan na mangyayari at magaganap. Amen? Hindi po makararating ang mensahe. Wala pong mangaral. Kaya dito ngayon sa ating Bible study, ngayong gabi bago po tayo magtapos, ito po ang reason kung bakit naman babagsak po tayo sa Revelation, amen, sa Revelations chapter 7 and Revelations chapter 11, mga kapatid. Kasi mapapansin po natin sa Revelation 7, uunahin ko po pero itutuloy ko ito sa Lunes, ha? Kaya nga po dito po lumitaw yung konsepto ng 144,000. Amen. Sino po itong 144,000? I-introhan ko na para pagbabalik natin sa Lunes. Ano po ang sabi po rito sa verse 5, Revelation 7? Ano po? Doon ko po muna uunahin. Ano po? Ang sabi po rito sa Revelation chapter 7, verse 4 po, sa verse 4 pala. And I heard, ang sabi ni John, the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Pero may exclusivity na, wala pong Gentiles dito sa 144,000. Maliwanag na ito pong 144,000 na nabanggit na ito, ito po ay galing sa lahi ni Israel. Amen? At ito po'y seselyuhan sa panahon ng tribulation. Ano ang gagawin itong 144,000 na sinelyuhan at nilagyan ng tinatawag na supernatural protection ng Panginoon? They will be preaching. Kaya nga po, yun ang sinasabi natin. Na sa panahon po ng tribulation, the church is gone. Wala na po ang simbahan. Wala na ang ganitong mga mangangaral. Hindi na tayo pwede mga makapanood ng mga live broadcasting sa mga internet sa panahon ng tribulation. Amen? Because the moment na mag-broadcast ka ngayon sa internet kung tribulation ito, baka maya-maya lang nandyan na sa pintuan ng bahay kong ito na pinanggagalingan ng broadcast. Amen? Ang grupo po at mga tauhan ng Antikristo para ako'y dakpin, hulihin, pugutan. Pero sa panahon pong yun, ang gagamitin ng Panginoon, isa po ito, yung 144,000, and they will be sealed, amen, they will be empowered, at the devil, amen, the works of the devil during the time of tribulation will not, amen, able to hurt them. Kaya yan po ang mangyayari sa tribulation. Amen, somebody will preach. Amen. Somebody will preach. May mga gagamitin po ang Panginoon at ang gagamitin niya, isa sa mga gagamitin niya, ito pong 144,000 na ito na mga Hudyo. Hudyo na po. Amen. So, the ministry of the church had ended. Amen. The ministry of the church had ended in the time of tribulation and it is now shifting again, going back to the Jewish race. Amen. Kaya nawa po, meron po kayong napulot at may mga nadagdag sa inyong kaalaman muli sa atin pong pagsasagawa ng ating Bible study po sa gabi pong ito ng
Biyernes. Amen? So tayo po'y manalangin, tayo po'y magpasalamat sa Lord sa mga mensahe na pinahintulot po ng Lord na ating pong marinig sa gabi pong ito ng ating pag-aaral. Nakilaan makapangyarihang Diyos, muli kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin na muling makapakinig at makapag-aral ng iyong salita. Ikaw na nga po muli ang bahala sa mga binhi na nahasik at nakarating sa buhay ng iyong mga anak. Pagpalain mo po sila, in Jesus' name, Amen. So again, purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos at tayo po ay muling nakapagdaos na ng limang gabi ng pag-aaral po ng salita ng Diyos. Magbabalik po tayo sa Lunes, ha? Kaya kung kayo po ay bago lamang, ay naasahan ko po na sa darating mulit na Lunes next week, amen, ito po ang first week of the month of April because tonight is April 1. Amen. Tayo po ulit ay magkita-kita sa ating Bible study sa online, sa Facebook, YouTube, sa Lunes, alas 8 hanggang alas 9:30 po ng gabi. Amen? Again, thank you very much sa lahat po na nag-join, sumama po sa atin, nag-aral ng salita ng Diyos. At salamat din sa lahat ng mga partners na tumutulong sa atin sa misyon ng Strong Foundation. At kung sakali po na nais nyo maging partners ng ating ministry sa ating screen ngayon, nakikita nyo po ang mga tinatawag na information on how you can become a partner. Siguro hindi ko na paulit-ulitin yung salita na the gospel is free but the means, amen, to carry the gospel to the world, doon po pumapasok ang ating mga gastusin. I believe you know by now na napakahalaga po ng inyong tulong at suporta para maipalaganap at maipahayag po ang ebanghelyo. Again, pagkatapos ko po magsalita, meron po tayo ilang announcement dahil doon po ipinaliliwanag ang mga mission na atin pong pinagtutulungan sa mission po ng Strong Foundation. Again, thank you very much. Ha? My name is Brother Dexter Durante po. Nanood kayo at kasama naming nag-aral ng salita ng Diyos. Amen. Papuri sa Panginoon at nais ko pong ipaalala sa inyo, Jesus is coming very soon. And a true believer will always walk by faith and not by sight. Good night. God bless you. Never forget, Jesus is Lord. Pagpalain po tayo ng Lord. See you on Monday. Proverbs 11 verse 25 to 26 says, "The generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. The people will curse him who withholds grain, but blessing will be on the head of him who sells it." We are blessed to be a blessing. Yan ang isa sa mga hashtag and principle that we live by in this ministry. Kaya naman, we always look for ways on how we can help others expand our ministry and give better materials. This year, we're desiring and praying to start and grow new projects. First, give support to pastors. Being a pastor is not easy. That's why we want to raise $2,500 to pledge for 10 pastors monthly as financial aid. Next, more USB for partners. It has been a long project for our ministry to send out USBs containing end-time preachings, and we want to expand it and make sure that we get to send out more in the upcoming years. We know that all these are possible with God, and that He uses people to help His ministry here on earth. So, we encourage you to partner with His ministry today.